Ang bidyong ito ay tatalakay sa kahulugan ng neokolonyalismo at mga pamamaraan o sangkap nito. Tumutukoy ang neokolonyalismo sa patuloy na impluwensyang pang-ekonomiya at panlipunan na mamananakop sa mga bansang dati nilang kolonya, bagamat wala silang tuwirang militar o politikal na kontrol sa mga ito. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, tumitaw ang makabagong uri ng pananakop upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, at ito nga ang neokolonyalismo. Itinuturing ang neokolonyalismo na bago at ibang uri ng pagsamantala sa mahirap na bansa. Ayon sa mga agham politika, ito ang pananatili ng kontrol ng isang dating kolonyalista sa dati nitong kolonya. Malumanay at patago ang pamamaraang ito. Layunin itong patatagin ang pamumuhunan ng kolonyalistang bansa, pigilan ang paggamit ng tunay na kalayaan at kunin ang mas malaking kita sa negosyo. Sa kabuuan, pinaigting nito ang imperialismo sa ekonomiya, politika, militar at ideolohiya ng mga aspekto. Isa sa may tuturing na pinakamahalagang sangkap na sistemang neokolonyalismo ay ang pagkakaroon nito ng makabagong pamamaraan sa pamumuhunang industriyal at pinansyal. Ang mga imperialista ay nakatuon sa kita ng kapital na kanilang inilagay sa mga negosyo ng papaunlad na mga bansa. Ang mga kumpanya ng langis ang kadalasang kumikita ng malaki, lalo na sa kanlurang Asia, Venezuela, Cambodia, Argentina, Brazil, Bolivia at Africa. Ang neokolonyalismo ay isang uri ng suliraning pampolitika at pang-ekonomiya na ang lahat ng Estado, mayaman man o mahirap, ay maaaring masangkot. Ang mga pamamaraang ginamit ng neokolonyalismo upang makuha ang kanilang gusto sa malalayang bansa ay kinabibilangan ng mga uring pang-ekonomiya at pang-kultura. May mga pagkakataong ginamit din ang militar at mga pailalim na gawain ng mga institusyong pang-espiya. Simulan natin sa pang-ekonomiyang uri na neokolonyalismo. Naisasagawa ang neokolonyalismo sa pamamagitan ng pakunwaring tulong sa pagpapaunlad ng kalagayang pangkabuhayan ng isang bansa. Pero sa katotohanan ay nakatali na ang bansang tinutulungan sa patakaran at motibo ng bansang tumutulong. Sa pangkulturang pamamaraan naman ay nababago ng neokolonyalismo ang pananaw na tinutulungan bansa sa mga bagay na likas na angkin nito. Bunga ng kulturang dala na dayuhang tumutulong o bansang dayuhan, nababago ang pinahahalagahan ng mga mamamayan na tinutulungan bansa sa pananamit, babasahin at maging sa pag-ugali. Halimbawa, itinuro ang kabihasnan, kasaysayan at wika ng mga Amerikano, kaya naapektuhan ang sariling kalinangan pati na ang paggamit ng sariling wika. Ilan lamang ito sa naging dahilan na pagtataglay ng mga Pilipino na kaisipang kolonyal na pumupuri at dumadakila sa anumang bagay na gawa ng United States at nagwawalang bahala sa mga bagay na gawa ng sariling bayan. Bahagi rin ng neokolonyalistang kultural ang pagpasok ng iba't ibang pagkaing Amerikano na ngayon palasak na sa mga Pilipino. Isa pang instrumento ng mga neokolonyalismo ang nakapaloob sa dayuhang tulong o foreign aid na maaaring pang-ekonomiya, pang-kultura o pang-militar. Sa una'y may isip na walang kondisyon ang pagtulong tulad na pamimigay ng gatas sa mga bata o pamamahagi ng mga aklat. Pero kung titingnan mabuti, may kapalit ang libreng pagtulong. Nagbebenta ang bansang tumulong ng mga imported na produkto sa bansang tinulungan, kaya nga't bumabalik rin sa kanya ang malaking tubo na kanyang puhunan. Ganun din, anumang pautang na ibigay ng International Monetary Fund o World Bank ay laging may kaakibat na kondisyon. Kabilang dito ang pagbubukas ng bansang pinauutang sa dayuhang pamumuhunan at kalakalan. Pagpapababa
ng halaga na salapi at pagsaayos na sistema ng pagbubuwis. Kung hindi susundin ang mga kondisyon, hindi makakautang ang umuutang na bansa. Dahil dito, hindi rin makakaahon sa utang ang mahirap na bansa. Kung hindi mapasunod ng mapayapa, gumagawa na paraan ang mga neo-kolonyalista upang kuluhin ang isang pamahalaan o ibagsak ito na tuluyan. Ito ay tinatawag na lihim na pagkilos. Maraming epekto ang neo-kolonyalismo sa mga bansang sinakop at pinagsamantalahan nito, tulad ng mga sumusunod. Una ay ang over-dependence o labis na pagdepende sa iba. Malinaw na umaasa na labis ang mga tao sa mayayamang bansa, lalong-lalo na sa may kaugnayan sa United States. Pangalawa ay ang loss of pride o kawalan ng karangalan. Sanhi na impluwensya ng mga dayuhan na bubuo sa isipan ng mga tao na lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling. Na isang dahilan kung bakit ang tao ay nawalan ng interes sa sariling kultura at mga produkto. Panghuli ay ang patuloy na pangaalipin. Totoo nga na ang umuunlad na bansa ay malaya sa prinsipyo. Pero sa tunay na kahulugan ng salitang kalayaan, ang maliliit na bansa ay patuloy pa ring nakatali sa malakolonyal at makakapitalistang interes na kanluran. Ang lahat ng aspeto ng kabuhayan ay kontrolado pa rin ng kanluran.